Hello po mga kabarya, welcome po again sa channel po natin, Old Coins PH1611. Kumusta po kayo? May bago po tayong barya po na nakuha po at ito po yung pag-usapan po natin. Ito po yung 5 centavo po na 1945 po na US Philippine Commonwealth po na barya po. So ito po yung pag-usapan po natin kung magkano na po ang halaga nito sa online selling po. Bago po sa lahat, kung bago po kayo sa channel po natin, huwag pong kalimutan mag-subscribe po at pakiclick nyo rin po yung notification bell para updated po kayo sa lahat po ng mga video po natin. Malaking tulong na rin po sa pag-subscribe nyo po sa unti-unti po na pag-angat po sa channel po natin. Maraming salamat po pala sa mga nag-comment po sa huli po nating video. Maraming salamat po sa patuloy nyo pong pag-suporta. At sa mga kapwa ko po, coin collector po, maraming salamat po sa comment po nyo. Sana po, suportaran nyo rin po yung kapwa ko coin collector po na nagbablog din po ng mga barya po. So maraming salamat sa mga nag-comment, sa mga coin collector, at saka yung iba po na nag-comment, at sa mga nag-subscribe din po, maraming salamat po sa mga bago po nating mga subscriber. Maraming salamat po sa suporta niyo po sa munti po nating channel. Again, taos puso po akong nagpapasalamat sa mga nag-comment at sa mga nag-subscribe po sa munti po nating channel. May God bless us all po sa buhay po natin at sa bawat pamilya po natin. Dito na po tayo sa barya po na pag-usapan po natin. Ito po yung 5 centavo po na Philippine-American coin po. Ito po yung period po during Commonwealth po. Ito po yung pag-usapan natin. Dito na po tayo sa kaniyang feature po sa barya po natin. Country Philippines po, period Commonwealth 1935 po to 1946 po. Type po nito, standard circulation coin po ito. Taon po 1944 and 1945 po. Value po nito is 5 centavo po sa atin. Currency po natin, peso. Composition po nito, yung gawa po ito sa nickel brass po, 65% po na copper, zinc po 23% po, nickel po 12%. Yung bigat po nito, mas maliit kasi ito, hindi masyadong malaki, pero may kabigatan din po, 4.92 grams. Yung diameter po niya is 19 millimeter, thickness po nito is 2.4 millimeter, shape po nito is round, coin alignment po, pag binaliktad, yun na po, automatic na po yun. Orientation, demonetized na po siya. So dito na po tayo sa kaniyang obverse po. So ito po yung obverse po sa barya po natin. Dito po may nakasulat, may naka-engrave po, United States of America. Gawa po ito sa Amerika po, kasi esment po ito, ibig sabihin po minted po ito ng San Francisco Mint po, pag esment po. So San Francisco, USA po. So ito po may S mark po dito. So yan po, minted po ito ng United States po. So with ito po yung kaniyang eagle above shield po, with the date below po 1945 po. Ito po yung sa atin Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi na po masyadong maklaro yung dito may Republika ng Pilipinas. So ito po yun, eagle above shield po. So dito na po tayo sa kaniyang reverse. Ito po yung reverse po sa barya po natin. May nakalagay po dito 5 centavos po with lettering po na Filipinas po. Ito po yung Philippines po natin. With a man sitting on an anvil po dito po. Hammer, man seated beside hammer. So dito po nakaupo an anvil and active volcano po dito. May usok po dito. So ito po yung active mayon. Volcano po on the right. So yan po. Dito na po tayo sa kaniyang halaga po, kung magkano na po ngayon dito sa online selling. So baka may ganito kayo, at least may idea po kayo, no? May idea po kayo kung magkano na po ngayon ang update po sa selling price po nito. Dito po tayo sa inumista.com. Sa inumista po, dalawa pong taon yung nagawa po nito, 1944 at saka 1945 po. So may dalawa po tayo. Yung barya po natin, minted po ito ng San Francisco. So yung halaga po niya, hindi masyadong may halaga po dito sa
in the mista. Yung good po niya is 11.60 po. Very good, 26.11 pesos. Yung fine, 11.60 centavo, pesos with 60 centavos. Yung very fine, 57 po. Pesos, 0.44 centavo. Yung extra fine, 75 po, 0.42. Yung almost uncirculated, mataas po, 153.17 centavo po. Yung uncirculated po niya is 271 pesos and 52 centavos po. Dito na po, dito naman po tayo sa in.ucoin.net, may $1 po na halaga po nito. So, ito po yung bintahan po sa online selling, may $1 po, 0.31 centavo po sa kanila. Sa Lazada po, meron din na nagbibinta po na 250. So, iba't ibang online selling po. Ito, 250 po yung sa Lazada. While dito naman sa eBay, may halaga din po na nagbibinta po na 572 pesos, 0.87. While yung isa, 805.63 po, 805 pesos. So, at least may idea po kayo kung magkano na po ang halaga nito sa online selling. So, at least may basihan po kayo. Baka may hawak kayong ganito, at least may idea po kayo. Sa mga nagtatanong po kung paano nila po ibinta yung barya po nila, marami po kasing mga coin collector ngayon. So, depende na po yon kung magkagusto po sila sa barya po nyo. So, kasi yung katulad po na ganito, halos yung mga coin collector po may hawak na po na ganito. Pwera lang po sa bago pang nag-collect po ng mga coin, so baka wala pa sila ng ganito. So pag may ganito kayo, so post nyo lang po sa Facebook page nyo or mag-join po kayo sa mga Facebook coin groups po at doon nyo po i-post po yung barya po nyo. Or maari po kayong mag-register po, mag-login or mag-pa-member po sa eBay or mag-apply po kayo ng account po nyo at doon nyo po i-post po yung video po nyo. So yan lang po, maraming salamat. Update lang po tayo sa hawak po nating barya. Ngayon, ito po yung 5 centavos po na 1945 po na hawak po natin. Yan lang po, maraming salamat po. At kung bago po kayo dito sa channel po natin, huwag pong kalimutan mag-subscribe po. Malaking tulong na rin po yung pag-subscribe nyo po sa channel po natin. At huwag pong kalimutan, pakiclick nyo rin po yung notification bell para updated po kayo sa lahat po ng mga videos po natin. Yan lang po, maraming salamat and God bless us all and enjoy your day.